pagbingi yung calm natin. Madali na lang kapag lagi kang nagpa-practice. Pero keep in mind, yung kilay natin hindi pantay, guys, ha? Dahil kapitbahay lang yan sila. Yosh here. Welcome back to my channel. Meron na naman tayong panibagong video ngayon, guys, dahil gagawa tayo ng kilay tutorial for beginners. At matagal-tagal na din akong hindi nakapag-tutorial kasi yung last time siguro 2 years ago nung kakasimula ko lang dito sa YT. Kaya ayan, sa mga hindi marunong magkilay dyan, yes, let's do a tutorial later. But before that, meron lang muna akong i-shout out dahil meron akong natanggap, guys, from Akale Solutions ang tawag sa company na ito. Kaka-start lang nila at si Attorney Lenny, yun yung nakilala ko. Siya yung nagpadala nito. As you can see, meron congrats. Your YT channel, Miss Yosh. Ayan, natanggap ko itong maraang araw, guys. At ayan, Kale Solution, ito yung company nila. Kaya pa-shoutout sa kanila. This is from Attorney Carl Ariola and Attorney Lenny Ignalaga. Ayan, shoutout sa inyo. Ito, merong mga goodies dito, guys. Kung na-follow nyo na ako sa Instagram, makikita nyo doon na in-upload ko na itong mga goodies na ito. Okay? At meron pang isang product dito na i-review ko. Nasuot ko na to at pinost ko na siya sa IG, guys. Ayan, itong pair na to, sobrang ganda. Kasi pang char-char sa Instagram. Kaya, ayan. At ito naman, yung top. Sobrang social. Ayan. At ito, yung ganito yung palak niya. Sobrang bait nila kasi pinadala nila ako nito. Tapos meron ding product, guys, from saan ba to? From Monara. Okay. Ayan. Meron silang magdaming mga products. Hindi ko ina-expect kasi ang dami talagang pinadala nila sa akin. Ayan. Meron silang everyday cream, skin care. Ayan, kita nyo ba? At ito. Ano to? Light peel cream na for face cream din, I think. At meron din silang facial wash at meron din silang toner, guys. Kaya, ayan, meron naman tayong product na i-review soon. Yeah. Shout out Kale Solutions at from Monara. Na nagpadala sa kanila at ipinadala din sa akin ng Kale Solutions. Okay, move on tayo sa pagkikilay today. As you can see, I've done my face and such. Kilay na lang yung wala dahil mag-tutorial tayo for kilay at alisin muna natin ang ating bangs. O, diba? Ang sagwa tingnan pag walang bangs, lalo na pag walang kilay. Ayan. Sobrang simple lang nitong gawin natin. But of course, you have to make it slowly para sa beginner. Ang kailangan lang natin dito is mga tools for eyebrows. Actually, yung sa akin, dalawa lang talaga yung pangkilay ko. Ito, mga eyebrow gel. This is Sigma pala. Bigay lang to sa akin yung ka-small YouTuber ko din dito, guys. From Sis Pret Rosaline. Ayan, ganito siya. Brown. At meron din akong isa dito na mumurahin lang. Ayan. Meron siyang powder dito, tapos may mirror din. At dito sa baba, meron din siyang eyebrow gel. Ayan. Pero ang ginagamit ko lang talaga is ito. Kasi hindi ko masyadong ginagamit itong eyebrows powder. Since mahilig tayo sa mga mumurahin lang, kaya ito na lang yung mumurahin ang gagamitin natin. Pero keep in mind, kahit mumurahin lang siya, maganda yung quality ng mga product na ito at nabili ko lang sa Shopee. Nakalimutan ko kung magkano itong dalawang to, but hindi siya umabot ng mga 100 pesos. Meron na tayo nito sa halagang, ilagay ko lang dyan yung mga presyo sa brush na ito at dito. Kaya, ayan, let's get started. All we need is tools and eyebrow gel. Tapos, kailangan din natin ng concealer pagkatapos natin i-apply itong pangkilay natin. At, you know, kailangan natin na linisan yan. Kaya, kailangan talaga natin na meron tayong concealer. Okay. Okay. Okay.
Adjust lang muna natin yung upuan. Okay, ayan. Meron akong mirror dito. Kailangan, first off, kapag nagkikilay tayo, ibabrush muna natin. If you noticed, yung kilay ko manipis lang at walang forma talaga. Ayan. Sobrang nipis lang, guys. Pero kapag nagkikilay ako, pinoporma ko talaga yan. Pero keep in mind, yung kilay natin hindi pantay, guys, ha? Dahil kapitbahay lang yan sila. Okay, let's get started. Kapag gumamit naman ako nitong eyebrow gel, huwag mo masyadong idiin. Okay? Dahil kapag idiin mo yan, ang mangyari ay sobrang kapal. Okay, ayan. Konti lang. Tapos, ang gagawin ko, dito ako sa baba nagsastart, tapos mag-outline lang muna tayo para maganda siya tingnan. Outline lang muna. Ayan. Yan na yung outline ko. Tapos sa taas din. Outline lang ha. Kapag nag-outline ka, siguraduhin na maganda yung pagka-forma ng kilay. Kaloka tong camera na to, guys. Ayaw mag-focus. Tapos agatapos natin mag-outline dyan sa baba at saka sa taas. Gumawa tayo ng parang manipis na tail. Gayan yan. Ayan. Tapos ayun na. Sobrang dali lang, no? Yeah, ayun na. Ishishade na natin. Ishishade. Ano ba ishishade? Ibe-blend na natin yung na-outline natin. Oh, 'di ba? May kilay on fleek na tayo. Sobrang dali lang. Practice lang, guys, practice. Kung feel niyo na ay ang hirap magguhit ng kilay, madali na lang kapag lagi kang nagpa-practice and such. Keep in mind pala dito, huwag nyong lagyan. Lagyan mo na siya right after. Kasi kapag lagyan mo dito, para kang ewan. Kasi huwag natin masyadong i-dark dyan. At kapag naglagay tayo, yan yung pinaka-last part na lagyan natin. Na meron tayong kunting product dito sa brush, tsaka natin lagyan. Okay. Parang okay na ako sa kilay ko na yan. Tapos, meron pa tayong natitirang product dito sa brush. Kaya, yun na lang yung paglagay ko. Ayan, di ba? Oo. So, ayan na. Kasi meron pang natira. Oo. Okay na tayo sa aking kilay. Ayan na. Ayan ang aking kilay, guys. At sa kabila naman. Compared sa kabila na wala talagang guhit. Walang guhit sa kilay, di ba? O, ayan. Sa kabila, meron. You can compare. Pero keep in mind, yung sinabi ko kanina na hindi talaga sila pantay. Okay? Hindi talaga yan pantay, guys. Yeah. Ayan, makikita ko maya na hindi talaga pantay yung aking kilay. Kaya ganun pa rin yung gagawin ko. Medyo makapal yung nakuha ko kanina, o. Ganun pa rin ginawa ko kanina, guys. Okay? Na nag-outline ako dito sa baba, tsaka na dito sa taas. Ayan, naka-outline na a catch. At mag-guhit na ako ng parang patil dyan. Kagaya kanina. Okay. At ayan. I-blend na natin kasi tapos na tayong mag outline, di ba? Okay. Ayan. Okay na ako dyan. Tapos, ganun pa rin yung ginawa ko. Meron pa kasing natira tayo dito sa may dulo. So, ayan yung ating kilay, guys. Oh,
Madali lang. Siguro sa 10 minutes, makakaya mo siyang gawin. Makapal dito, no? Pero, yun yung sinabi ko kanina, yun talaga yung magpantay. At ngayon, gamitan natin ng concealer. Yung concealer ko is Shawil, na meron din siyang brush. Ayan, meron din siyang brush dito. Maganda kasi ito, guys. Kasi, meron siyang pa-brush. I-press mo lang yan ng ganyan. Tapos, meron ng lalabas na concealer dyan. Ayan, sa murang pangkilay, meron ka ng kilay goals. Ayan, linisan lang natin para malinis talaga tingnan yung ating kilay. Diba? Sa kabila din. Sa 10 minutes, makukuha mo lang itong gawin, guys. Pero syempre, kung nag-practice ka pa lang, sobrang dali na lang. So, ayan na yung ating key line. Ayan. Ibalik ko lang aking bongs. Bongs daw. Kaya, ibalik lang natin ang ating pa-aura na bongs. Ayan na. O, diba? So, ayan. Ayan ang ating key line, mga mommy. So, ayun na siya, guys. This is super easy for beginners. Kung nakasisimula mo pa lang mag-kilay, but wala kang budget. Pero okay lang, ma-achieve mo lang din yung kilay mo for using usual na ginagamit. Hindi mo naman talaga kailangan na ito talaga yung gagamitin mo para ma-achieve mo itong kilay goals na ito. Actually, sa eyebrows pencil, pang eyebrow pencil, maaari mo lang din siya ma-achieve. Depende kung paano mo siya i-outline, paano mo lagyan ng, paano mo i-blend ng maayos yung kilay mo, tsaka mo talaga ma-achieve yung pangkilay mo na ganyan. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe, and I hope to see you guys on my next one. Bye! Happy kilay goals!